Hello, 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 hello! Sisimulan natin ang ating vlog sa isang magandang araw sa lahat! This is your Miss Universe 1981. It's Marimar Vlog and welcome to this video. Oh my God, I'm so very happy and I'm so very beautiful. Feeling beautiful pa kasi nag-PPA awards back ako noon. Dito sa Palayan, dapat ganito tayo mag-rampa-rampa. Yan po ang training ni PPA awards back as just Miss Universe. Charot. So, nagkaway-kaway muna tayo sa ating mga fans out there. And thank you so much for all your support. And today, ay magluluto naman tayo. Jump, jump, pack, parang bata, oh. Oh my God. Now, pupunta tayo sa Inaguan Kitchen. Then, magluluto na naman tayo para sa farm at para sa mga aklo. Oh my God, ang ganda ko talaga. Ayan, so, aakit na tayo. Pack, pack, rapa, pack. Oh my God, I'm feeling beautiful. Ginawa ako. Ayan, so magluluto tayo ng tatlong putahe ngayon. Una ay mapiprito tayo ng isda dahil ngayon nga ay Holy Week, so bawal po ang karne. Hindi naman siya po bawal, pero ilessen lang po natin ang pagkain ng karne. Kaya, isda muna tayo ngayon at gulay. Yan, inimbisan po muna ang ating tamban. It's 100 per kilo ang mahal ng tamban ngayon noon. Sa amin, binibigay lang 10 pesos per kilo pag tintamban talaga. Yan, so himbisan natin siya at kunin natin yung namang loob niya. Yan, ang tawag sa amin ay kuan-kwaon ang iyang tinai and iyang hasang. Ganon, ayan. So, wag nang kunin yung ulo kasi yung ulo masarap din. Kasi yung iba kinuha yung ulo kaya sinabi ko, wag mo nang itanggal yung ulo kasi masarap yung ulo sa prito, di ba? At inside naman, ay pinuntahan natin sila Ma'am Chi G, sila Argel, dahil si Ma'am Chi G ay nagpiprepare para sa kanyang business. This is a small business. Sabi nga niya, wala siyang magawa at para dagdag income daw, kaya gagawa siya ng business na cheese roll or cheese stick. Kaya sa lahat na pupunta dito, you can avail this 5 peso per stick po at masarap po siya kasi high quality po yung ginamit ng mga ano niya, standard po yung ginamit ng mga ano niya, mga ingredients dyan sa wrapper, yung lupia wrapper at yung cheese niya. So, bili na kayo sa kanya. And of course, start na natin pagprito ang ating isda. Ganyan lang tapo siya. Kailangan po prituhin para maging crispy. Yan po ang isang kilo lahat. So, konti lang po. Sana maapod ang mga bakla. Ayan na ang ating munggo. Hinugasan na natin para po pakuluan. And may napapakulo tayo ng munggo. Ay, pupunta tayo sa ating malunggay area. Ayan, kumuha na muna ako ng malunggay kasi ito yung ihalo natin sa ating munggo. Dahil munggo at fried fish tayo ngayon. And Spanish sardines mamaya makikita nyo. Ayan, so kumuha muna ako ng mga dahon. So nagkukuha ako ng malunggay, merong nagmamarites sa akin. Isa po siyang guest dito sa ating Inaguan Farm. Sabi niya, it's her 5th time daw dito. Taga-Bugo po siya. So salamat ate for all the chismes. Alam niya lahat ng mga chismes ng SC. Sino siya, nagtatanong siya. Sabi ko, hindi ko po alam, ma'am. Ay, ganoon ako. Ayan, so, wapang, nawalan ako. Habang after ng pagkuha ng malunggay, ay i-prepare natin ating mga aromatics. So, we have our kamatis, we have our chili, and of course, itong luya, binalatin ko siya kasi parang ano siya, parang siyang 50 years old. Ano na siya, kurot-kurotin yung balat niya. Kaya binalatan ko na lang siya kasi nung una, pag fresh yung balat, pwede po siya ihalo. Ngayon, kulubot po siya, kaya binalatan ko. Yan, in-assess natin na siya ng pabilog. And of course, meron tayong sibuyas. No, isang malaking sibuyas, guys. Ang mahal ng sibuyas ganun is 110 per kilo. Oh my God. Yes, slice. Any size of slicing is good. And meron tayong ahos or bawang. Ayan, so isang bulb ng bawang, guys. So, it composed of 8 ata na mga ganyan. So, ganyan-ganyan yan. Iwan natin. So, depende sa size at depende sa itsura. Basta akin, pabilog siya. Ayan. So, tapos na. And, prepare ng ating aromatics. Meron tayong luya, sili, bawang, sibuyas, and kamatis. And, we are ready to cook. So, by the way, nanimutan ko palang imay-imayin itong ating malunggay. So, yan. Inimay-imay ko na. At, ang dami ng malunggay ha. Pero, sad to say, namatay po yung ibang punuan ng malunggay kasi dahil sa init, tag-init talaga ngayon. But it's okay, no? Everything will be okay soon. Ay, gano'n. Sorry po. Ayan, na kumukulo na ating munggo after 2 days. Charot!
And of course, nagdadag kami ng tanglad at ng dilis. Dilis po yung isa sahog natin sa itong malunggay munggo dahil bawal po ang karne. So let's start cooking our munggo. Ang una, magbigay itong mantika. After that, unahin natin yung luya kasi yung luya pag inuna, pag naprito, lumalabas yung anghang at aromatic niya. So after ng luya ang ating ahos, beda may sipating po yung nagluluto, nagbibideo na po ako dito. And of course, ang ating sibuyas. Oh my God! Ginawa ko. And after po ay i-set aside muna natin dahil pipituin natin ng saglit lang talaga ang ating dilis. Kasi pag ma-overfried ito, mapapago ito, maging mapait. Kaya saglit na talaga. Ganyan yan. Pero sa amo papa, humutan lang siya basta mantika. Ayan. So after a while, yan, ganyan naman siya para maluto lahat, no, sa mantika. Kasi konting mantika na itong nilagay namin. So ihalo natin lahat after seconds. Yan. After that, ay ilagay natin lahat na ng kamatis, ng tanglad, at ang ating sili. Lahat ng aromatics at sabay na natin siya. So igisa-gisa lang natin. Kasi alam nyo, pag ginigisa natin yung aromatics, mas lalong lumalabas yung amoy niya, ay bango pala, at lumalabas yung lasa nila. Tandaan nyo po yan. So after that, nagkukulo na yung munggo. So, nilagay na natin lahat ng ginisa nating mga aromatics. So after na paglagay, ay mikos-mikos natin yan para ma-distribute po lahat ng lasa at bango ng ating aromatics. Diyos ko. And after a while, dagdagan na natin siyang tubig kasi sinabi ni Brenda konti rin tubig, so marami daw kakain. Kaya nilagay, dinagdagan namin ng tubig from Hinaguan River. Tara! Ayan na yung sinasabi kong Spanish sardines. This is our third dish na lulutuin ngayon. Ito yung Spanish sardines sponsored by our friend. It's our kababata of Argel RGLI and Bating, no, si Paulette po. Ayan, 2 kilos of bangus po ang kanyang binili. So, nag-wave po siya ng Spanish sardines. So, by the way, binabadang namin yan sa salt para mawala yung ang mga dumi at anghang. Ayan yun po ang ating mga sangkap for our Spanish sardines. Ayan. So, kumukulo na ng ating munggo. So, after mga 2 minutes and 3 minutes kasi luto na yung munggo. So, tablahan natin siya. So, nilagay namin ng panimpla. Alam niyo naman kung anong nilagay ko. So, kayo na bahala. So, inasinan niya na namin. May pepper. And of course, may cosmesis natin para ma-distribute ng ating mga nilagay na pampalasa. So, kuna pa yan ang asin. Kaya, dilagdagan ko siya ng asin. So, after ng asin, ay tinikman ko, it's okay na. Pero nilagay ko po siya ng savoring para dagdag flavor po. At 3 cup ng fish oil, patis, ginawa ko, patis, ayan. So, tinikman ko, at okay na, sarap na siya, gaya ng sak. Ginawa ko. At ayan na ang ating sangkap ng ating Spanish sardines, ayan. And, kumukulo na nga siya, yung after ng 1 minute po ng pagkulo, ay nilagay na natin ang ating malunggay. So, after ng paglagay ng malunggay, ay duot-duot na tato na siya. Dapat lahat ha, kasi nag-effort tayo ng kumuha niyan. So, i-duot-duot lang siya, no? I-diin-diin lang siya. Masarap kasi i-diin. At tiktakluban at i-off na po kasi naluluto yung malunggay sa init ng sabaw. Ayan. And of course, let's prepare our Spanish sardines. So, talagang 3 beses natin hugasan para malinis. Yan, so nilagay natin sa ating pressure cooker ang ating carrots, ang ating buong paminta, ang ating Giuseppe Laurel, Laurel Bailey's, ang ating chili, ang ating garlic, and of course, isa-isa na natin i-arrange o ilalagay ang ating bangus. Ayan, so isa-isahin natin yan. So, kaya i-arrange yun yan, depende sa arrangement niyo. So, pwede po siya by names from A to Z, charot lang, or pwede by salaki, from maliit to malaki. At lahat ng the rest of the sangkap. So, ang pinaka main talaga na sangkap dito ay ang ating oil. So, is a 1/4 of oil dito. Masarap kung olive oil, pero wala kaming olive oil kasi pobre kami. So, yan, yung normal oil lang dito sa tindahan. So, inasinan namin at vinitsinan. And of course, naglagay din kami ng oyster sauce. Padagdag lang siya ng lasa. So, kayo depende. Pwede din wala, pwede din meron. So, depende sa inyo kung ano talagang trip nyo sa inyong Spanish sardines. So, takluban na natin ang ating pressure cooker. And isa lang na sa apoy. Apoy! Ay, grako. And of course, si Amanda ang nag-arrange sa ating
mesa dahil kakain na tayo. So una tayong kakain dahil malayo pa yung maluto ang ating special dish. So siya na nag-prepare, kakain na tayo ng ating dinner. Thank you so much, Amanda, for preparing. And everyone, let's eat munggo and fried fish. Ayan, ang bait talaga ni Amanda. Thank you so much, Amanda. And everyone, let's eat! Harjado kay mo outfit tay. Pag yun ako kung show pa kay. Gawa kay. Uy, taraway ang kuan makeup. Ano ba makeup? Blush yun nagi kate ka. Ah. Wala ba ay? Wala na yun no. Kapaka. Hey. Hey na niya po. Yung sila kinapaluto, sila og. Kapaluto ng Spanish sardine. Bago pa sila. Spanish sardine? Ah! Ganito ba sila? Ay, Spanish, ano ba? Sila ba? Wala pa sila kuha. Wala pa nakuha. Don! Ay, munggos! Ano na mo? Nagrabi sila. Bayo to kung paano. Okay, di ba kakain sa Sudan? Mukha ng munggos. Yan ang ating ulam, guys. Munggos. Wala. Let's eat. Let us serve that. Para sa gawang dating, babe, pala yung kuting. Ka. Yeah, let's eat. Meron tayong ikaw! Mana sila gan? Ah, mana sila... Ano sila rin niya? Gulad o? Pipino. Good day. Ma. Scar, lila Scar, kapag diet mo nga sudan. Sinday, marabita ka o. Ha ha ha. Ano siya isda? We're almost complete. We have Scarlett, Brenda, si Ansi, Sir Denvan, new hair. Parang si Trunks. We're almost complete. Present complete. Yes. We also have Indica Talk, Arjun, Amanda, and Batin. We have our guests. Mga latecomers sa kanilang special. The couple. Oo. Sa kanilang Spanish sardine. Bumbo. Ito ha? So, after na kumain, ayan, kumukulo na po ng ating Spanish sardines ang ating pressure cooker. So, hinungaw lang yan ni Bating. So, after a while, ay okay na, kaya binuksan na natin. At ayan na po ang ating Spanish sardine after 1 hour and 15 minutes. Ayan, luto na po siya. Ang sarap na po tignan. Ayan, sarap talaga na nagmamatik ka. Pero mas masarap to pag olive oil, guys. Pero masarap din naman siya pag normal oil yung piniprito na bibili na natin sa tindahan. So, masarap po yan. Ang sarap. So, guys, let's eat our own version of Spanish sardines. So, enough to the bating. So, yan na si Brenda. Nagmamaritis na yan. Hindi siya kumakain ng bagos, pero baganyan. Pag hindi siya, pwede makain yung tinik, kumakain talaga siya. Ang graming nakain ni Brenda niyan. So, kukuha muna tayo dahil kakain na po ang hindi kumain sila Bating si Arjun at yung mga bisita natin na request ng ating Spanish sardines. So, this is our own version of Spanish sardines. So, thank you so much guys for the support. Thank you so much for watching. And, let's eat it's Spanish sardines. Ah, thank you so much! Sirat? Hindi mo akong gusto. Pariyot ka. Ang sabi ay. Ang oily. Let's eat. Pariyot to. Oily nga. Ay, I'm sorry. Mark, shuntika. Parang? Tinidor? Ano ko-expect tinidor? Ah, yapin niya.